Welcome sa Ray Tagalog Recap. Ngayon ay matutunghayan nyo naman ang isang 2023 American Horror Movie Films na may pamagat na. Everybody here dies by dawn, Dad. Sa panimula ng palabas, ipinakilala sa atin ang babaeng si Teresa, nang bigla siyang nagulat, sa isang drone, yun ay tinatakot pala siya ni Caleb. Kaya umuwi si Teresa sa bahay, at tinatawag niya ang kanyang kapatid, pumunta siya sa kwarto at doon ay nakita niya na natutulog si Jessica, kaya umupo na lang si Teresa at binuksan na lang ang isang horror book, habang ito ay binabasa niya ay nagulat siya nang nakita niya si Jessica, na ito ay nakaupo na at habang binabasa ni Jessica ang mga nakasulat sa libro, na tila ba ay kabisadong kabisado nito. In a most melancholy voice saw my child's face looking through the window. Let me in. Nagulat si Teresa at sinigawan nito si Jessica dahil sa takot nito. Tumigil si Jessica at ito ay nahulog, at ito ay nagsusuka, kaya sinusubukan naman tulungan ni Teresa ang kapatid, subalit nang bigla nitong tuklapin ang buhok kasama ang anit ni Teresa. Samantala habang umiihi si Caleb, bigla siyang nagulat, at nakita niya si Teresa na duguan at tuklap ang buhok, sumunod naman si Jessica at kinuha nito ang drone, at sinugatan nito ang kanyang sarili at nahulog ito sa lawa. Sinubukan siyang tulungan ng kasintahan na si Caleb, subalit pinugutan naman siya ng ulo ni Jessica, at ito ay lumutang sa tubig na tila ay sinapian ng masamang espiritu. Isang araw bago ang pangyayari, si Beth, isang guitar technician, habang nasa banyo, siya ay nag-pregnancy test, nang malaman niya na siya ay buntis, ito ay nagalit. Pagkatapos, ay binisita ni Beth ang kanyang kapatid na si Ellie, isang tattoo artist at single mother sa mga teenager na sina Danny, Bridget, at anak na si Cassie, sa kanilang tahanan sa Monde Apartments, isang kinundena na apartment complex sa Los Angeles. Habang sila ay nasa hapagkainan ay nagkwentuhan sila, pagkatapos ay pinakita ni Cassie kay Beth, ang kanyang laruan na manika, na pinangalanan niyang Stephanie, na magpaprotekta daw sa kanya sa mga multo. Pagkatapos, nalaman ni Beth na hiwalay na pala ang kanyang kapatid sa asawa nito, dahil sa hindi na kayang tustusan ng lalaki ang pag-aaral ng mga bata. Pagkatapos ay inutusan si Danny ni Ellie na bumili ng pagkain sa labas at sinama nito ang kanyang mga kapatid. Habang nagkukwentuhan si Beth at Ellie, ay biglang niyanig ng isang malakas na lindol, at habang ang mga bata ay nasa basement sa paradahan ng mga sasakyan. Dahil sa lakas ng lindol, ay lumikha ito ng isang malaking biyak na lupa sa basement, at nakita ito ni Danny na parang isang nakatagong silid. At dahil sa curiosidad ni Danny ay bumaba ito, at nagbabaka sakali na may mahanap siya na importanteng bagay sa silid. Sinigawan naman siya ni Bridget at pinapabalik na ito, kasi baka daw maglindol ulit ng malakas at baka matabunan ito, subalit hindi siya pinansin ni Danny, at patuloy na nag-iimbestiga sa lugar, sa paghahanap ay natuklasan niya ang mga relihiyosong artifact, isang lumang panegrapo, na may larawan ng mga pari, at isang tela, at nang ito ay kanyang buksan ay tumambad sa kanya ang sandamakmak na ipis, at nang maglaon ay isa palang kakaibang aklat. Habang si Ellie ay nag-aalala sa mga anak, at dahil sa hindi ito mapakali ay lumabas ito at para hanapin sila, subalit dumating ang mga ito, at noon nga ay napaginhawa na rin ang loob niya. Sa loob ng kwarto ay napag-usapan ni Danny at Bridget, ang tungkol sa nakuha ni Danny sa sagradong silid, na kung sakali ay baka maibenta ito at mapagkakitaan, samantala sinabi ni Bridget na baka may dahilan ito kung bakit ito doon ay nakatago. Nang subukan nga buksan ni Danny ang libro ay bigla itong nasugatan sa daliri, dahilan upang ito ay dumugo, at tumulo ito sa libro, subalit ay saglitin lang na sinipsip ito ng libro, at bigla naman itong bumukas, at dahil doon ay binuklat ito ni Danny, at nakita nila dito ang mga imahen ng mga nakakatakot na nilalang. Sa takot ay sinabi ni Bridget kay Danny, na kung pwede ay isauli na nito ang libro, ngunit ay ayaw na silang palabasin ng kanilang ina. Kaya dinala na lang ito ni Danny sa kanyang silid, dahil sa curiosidad nito ay pinaandar niya ang isang ponograpo at narinig niya dito ang boses ni Father Marcus Lekelton, na sinabi niya na ang libro ay tinatawag na Notorum Demonto, na ang ibig sabihin ay Book of the Dead. Narinig niya dito ang mga detalye sa paunang tala, ay tinanggihan ng ilang mga pari ng simbahan ang kagustuhan ni Father Lekelton na i-translate ang nilalaman ng libro. Samantala si Ellie ay pumasok ng elevator upang maglaba ng mga damit. Dahil sa pagkakaintriga ni Danny ay muli niyang pinatugtog ang ikalawang ponograpo, ay narinig niya dito, na sumang-ayon ang dalawang pari kay Father Marcus na i-translate ang nilalaman ng aklat.
Habang patuloy na nagsasalita si Father Marcus ay bigla nitong nabanggit ang laman ng aklat sa ponograpo na dahilan upang aksidente na matawag nito ang pambihirang puwersa, dahilan upang biglang tingin si Danny sa libro. Habang tuloy-tuloy na nagsasalita si Father Marcus sa ponograpo ay narinig ni Danny na biglang nag-iba ng boses si Father Marcus na tila ba ay naging isang demonyo. Sa takot ni Danny ay sinusubukan niyang ihinto ang ponograpo, subalit, sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay hindi niya ito maihinto. Kaya nakakatakot ang sunod na nangyari, biglang nagkusang yumagayway ang mga pahina ng libro. Habang makikita sa apartment ay may hindi maipaliwanag na nilalang ang nabuhay. At patungo ito sa kinaruroonan ni Danny. Subalit habang palabas ng elevator si Ellie ay nakasalubong niya ito, dahilan upang tumilapon ito. Sa kasamaang palad ay sinabotahin ng pambihirang nilalang ang elevator, dahilan upang si Ellie ay tumilapon at mawalan ng malay. Nang si Ellie ay magkamalay ay nakulong ito sa elevator, kasama ang nilalang, si Ellie ay sinaktan ng nilalang at pagkatapos ay banitin nito si Ellie sa leeg gamit ang cord ng elevator, at ang kawawang si Ellie ay wala nang nagawa. Isang brownout ang nangyari sa gusali, at sinabi ni Beth sa mga pamangkin na hanapin nila ang kanilang ina. Sa paghahanap nila ay bigla nilang nakita si Ellie na pumunta sa kusina, at sinundan nila ito, at tumambad sa kanila si Ellie na nagluluto ito. Si Ellie ay biglang nagsalita ng hindi maganda para sa kanyang mga anak, sinabi nito na pupunitin niya daw ang mga katawan nila, at papasok siya dito. Nagulat at natakot sila sa inaasal at sinasabi ng kanilang ina. Biglang gumalaw si Ellie na parang sinasaniban at ito ay biglang samuka, at pagkatapos ay bumalik ito sa normal, at biglang sabi kay Beth, na alagaan nito ang kanyang mga anak, sabay na nawalan na ito ng malay. Pinagtulungan naman ito nila Beth na buhatin, upang dalhin sana sa hospital, subalit nakita nila na sira na hagdanan pati na rin ang elevator. Nag-iisip ng paraan si Beth paano matutulungan ang kapatid, kaya tinawag niya ang kanilang mga kapitbahay na sina Mr. Fonda at Gabriel. Nakita ni Gabriel na nakabukas ang mga mata ni Ellie, kaya sinusubukan niya itong ipikit, subalit hindi ito maipikit. Napag-alaman ni Gabriel na sira na ang hagdan at elevator, kaya sinabi niya na may matatagpuan na labasan sa room 82, subalit dagdag pa niya ay mahigpit daw ito na nakalock. Kaya pinuntahan nila ito at sinusubukan nila itong sirain. Habang si Beth ay kinakausap ang kapatid, ay biglang nagulat siya na tumunog ang cellphone, nang kunin niya ito ay narinig niya ang boses ni Ellie sa cellphone na humihingi ng tulong dahil daw siya ay sinusunog ng buhay, biglang nahulog ni Beth ang cellphone dahil sa pagkatakot, samantala bigla namang nagkamalay si Ellie, naramdaman ni Beth na sobrang mainit ang katawan ni Ellie, kaya dinala nila ito sa bathtub, pagkatapos ay nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos nilang masaksihan ang pangyayari, ay napagtanto na nga ni Beth na si Ellie ay sinasapian na ng masamang espiritu. Lumabas si Ellie ng pinto, at bigla nitong inatake si Beth, at natusok nito ang kamay ni Beth. Bigla naman sumigaw si Bridget at nabaling ang atensyon ni Ellie sa kanya. Biglang kinuha ni Ellie ang isang tattoo pen, at nilusob nito si Bridget, at sinusubukan nitong tusukin ang mata ni Bridget, subalit inilagan ito ni Bridget, kaya ang mukha na lang niya ang nasugatan. Biglang hinampas ni Danny ng upuan si Ellie, subalit nakatayo uli ito, at biglang pumasok si Gabriel, kaya napansin siya ni Ellie, at sinimulang atakihin nito si Gabriel at kinain ang mata nito, at bigla naman niyang niluwa at tumapon ito sakto sa bibig ng kanilang kapitbahay, sakto naman na nagbigay ng pagkakataon kina Beth na pumasok at isarado ang pinto at nilock, samantalang isa-isa namang pinatay ni Ellie ang kanyang makita, at napatay din ito si Mr. Fonda. Habang nasa loob, sinisisi naman ni Bridget si Danny, dahil sa nangyari sa kanilang ina at ito ay nag-away, at inawat sila ni Beth, at sinabi na hindi dapat sila nag-aaway sa kanilang masamang sitwasyon, inamin naman ni Danny ang kanyang pagkakamali, dahilan upang dalhin ni Danny si Beth sa kinaruroonan ng libro at ipakita ito. Samantalang si Bridget ay makikita na tulala ito, na tila ba na may kinakausap at sabay umalis patungong sala, si Cassie naman ay biglang tumayo dahil narinig nito ang kanyang ina na kumakanta, at pinuntahan niya ito. Habang si Bridget naman ay tinitignan nito ang kanyang sugat sa salamin na tila ba ay lumalala ito. Nang biglang sumuka siya ng itim na likido na may kasamang mga insekto, bumalik ang eksena kay Cassie na tinatawag siya ni Ellie at inuutusan ito na buksan ang pinto at napanipyula naman nito si Cassie,
Sinabi nito na nasa labas daw ang kanyang ama at nais siya nitong makita, at binuksan na nga ni Cassie ang pinto, mabilis naman na kinuha nito si Cassie, buti na lang ay dumating si Beth at Danny sa tamang oras, kaya nasa gate nila si Cassie at sinara ulit ang pinto. Subalit sa kasamaang palad ay nakita ni Beth si Bridget na tila ay sinapian na din ito. Nakita ni Beth na inunguya ni Bridget ang baso, sabay na dinura sa kanyang mukha. Inatake ni Bridget si Beth, nagawa namang gumanti ni Beth, at hinampas niya ito ng spatula. Dumating si Danny at nakita siya ni Bridget, kaya siya naman ang pinuntirya. Nakatakas naman si Danny, subalit nakita nito si Cassie, kaya ito naman ang kanyang pinuntirya. Sa kabutihang palad ay nasa gip nito ang kanyang sarili, gamit ang isang matalis na bagay, at saktong natusok ito sa bunganga ni Bridget, at dahil doon ay nawalan na ng malay si Bridget. Pagkatapos, ay binalot nila at ginapos ang katawan ni Bridget sa kanyang kwarto, iniwan saglit ni Bridget ang dalawa sa kwarto. At sinubukan na pakinggan muli ang ikatlong ponograpo, para alamin kung paano mapupuksa ang mga demonyo. Pagka-play niya ng ponograpo ay narinig niya si Father Marcus na sinabing, sinapian pala ng masamang espiritu ang mga kasamahan niyang pari, at nabigo itong palayasin ang mga demonyo sa mga katawan nito. Sa pagtatapos ng recording, ay nagbigay ng huling habilin si Father Marcus, sa kung sino man ang makakarinig sa recording na ito, ay kailangan na pagpirapirisuhin ang mga katawan na sinapian nito, dahil walang ibang paraan para mapuksa ang mga ito kundi iyon. Habang patuloy na nakikinig si Beth sa radyo, ay bigla namang lumabas si Bridget sa kwarto at sinimulang atakihin nito si Cassie at Danny. Subalit ay nasaksak naman ito ni Danny, ngunit parang wala lang ito kay Bridget. Hinugot naman ito ni Bridget at sabay na sinaksak nito si Danny. Nakuha naman ni Danny ang isang spray at inispray niya ito sa kalan at para sunugin ang katawan ni Bridget. Samantalang nagawa naman ni Ellie makapasok sa loob, buti na lang ay napansin ito ni Beth at sinaksak niya ito gamit ang isang screwdriver. Ngunit wala paring epekto ito kay Ellie, kaya nagawa siyang itapon sa labas. Sa kasamaang palad ay binawian na ng buhay si Danny, matapos nitong makapagpaalam sa kanila, pero wala pa ring pihil sa pag-atake si Ellie kay Beth. Sinusubukan din ito na patayin ang bata sa sinapupunan ni Beth, subalit nagawa namang kunin ni Cassie ang gunting at itinapon ito kay Beth, dahilan upang matusok nito ang gunting sa mukha ni Ellie. Pagkatapos ay lumabas na ng kwarto sina Beth at Cassie, sinusubukan ni Beth na sirain ang pintuan ng room 82, para sila ay makalabas. Samantala, nagkaroon ng malay si Ellie, at tinanggal nito ang gunting na nakasaksak sa kanyang mukha. Nakita naman ni Beth ang baril ni Mr. Fonda at kinuha ito, sabay naman na paglitaw ni Ellie at inatake si Beth, kaya binaril ito ni Ellie sa binti at kamay para ito ay hindi na makakilos. Bigla namang nagpakita si Danny at Bridget, at pinuntahan nila si Ellie at tumawa sila ng malakas. Samantalang ang iba naman ay sinapian na rin, at bukang bibig nila ang salitang, mamamatay sila bago sumapit ang umaga. Sa takot ay pumasok sila Beth at Cassie sa elevator dahil hindi nila mabuksan ang pinto ng room 82, subalit hindi nila inaasahan na mas malala pa pala ang mararanasan nila dito. Nakita nila na napupuno na ng dugo ang loob ng elevator, kaya sinusubukan ni Beth na tumaas gamit ang vent, subalit pinipigilan sila ng mga demonyo. Buti na lang sakto naman ang pagbukas ng pinto ng elevator, bago malunod sina Beth at Cassie. Tumakbo agad sila sa sasakyan, at sinusubukan na paandarin ito ni Beth, subalit na-stock ang gulong nito sa biyak na sahig. Sumilip si Beth sa pintuan ng sasakyan at nakita niya ang isang halimaw, na yun pala ay ang nagpatong-patong na katawan ni Ellie, Danny at Bridget na mahihahalin tulad sa larawan na nasa libro. Buti, ay nakita agad ni Beth ang mga ito, kaya nakapagtago agad sila. Nakita nila na papasara na ang tarangkahan kaya nagmadali silang tumakbo, at nang nagawang makalabas ni Beth dito ay naiwan naman si Cassie, dahilan upang makuha ito ni Ellie. Sinubukan na patayin ng halimaw si Cassie gamit ang chainsaw, buti na lang ay nagawa ni Beth na masira ang pinto, at nagawang mailigtas nito si Cassie. Ngunit binato siya ng halimaw ng chainsaw, dahilan upang matumba ito. Pinaandar ng halimaw ang wood chipper, sabay na hinahatak si Beth patungo dito. Nakita ito ni Cassie, at pinahinto nito ang wood chipper, kaya nagawang makatakas ni Beth sa halimaw. Kinuha ni Beth ang chainsaw, at sabay sinabi kay Cassie na paandarin muli ito. Kaya inatake ni Beth ang halimaw gamit ang hawak nitong chainsaw, sabay puwersa para maitulak nito ang halimaw sa wood chipper, at dahilan upang mapatay nito ang halimaw. Pagkatapos ay niyakap ni Beth ang kanyang pamangkin at umalis na ito ng gusali. Bago niyan ay nangako si Beth na siya na ang mag-aalaga kay Cassie. Pagsapit ng umaga makikita si Jessica ang babaeng sinapian na ipinakita sa unang palabas.
siya ay lumabas sa parehong gusali na pinangyarihan, subalit sa magkaibang palapag. Habang kinakausap nito ang kanyang kapatid na si Teresa sa cellphone, pagsakay niya ng sasakyan ay may napansin siya sa salamin kaya lumabas siya at tinignan niya ito, subalit tumambad sa kanya ang mga nagkalat na dugo, natakot siya dito kaya sinubukan niyang tumawag, subalit ay nagulat siya sa narinig niya, makikita na ang demonyong sumapi kila Ellie, ay lumapit sa kanya at siya naman ang sinunod na biniktima.